natin kayo sa ating mountain farm dito sa Plaridel Subdivision, Bayan Luma, Imus, Cavite. So maraming nagtatanong sa akin, Sir, ilang oras po ba dapat maarawan ang mga lettuce? Bibigyan ko kayo ng tip ha. Huwag kayong masyadong maselan sa mga halaman nyo. Kasi as long na naarawan yan, matagal man o hindi, goods pa rin yan. Pero ang preferred ko, ang advice ko is 7 hours to 6 hours na dapat maarawan ang lettuce. Pero bibigyan ko kayo ng idea. Dito sa farm ko, meron akong net shade. Ayan, meron din akong ventilation. May electric fan ako. Ang araw po dito ay nag-i-start po ng 8:30 po ng umaga. 8:30 ha, 8:30 ng umaga. So magsisimula siya dito 8:30 hanggang alas 2 lang po ng hapon. So sir, kaya bang i-supplyan ng araw yung mga lettuce nyo? Ito po ang ebidensya ko, boss. Kita niya, almost 30 days na po siya after transplant. Ganyan po kalalaki ang lettuce po natin. So huwag kayong masyadong maging maselan sa mga alaga nyo. Tamang pag-aalaga lang yan. Ngayon kung nalilitan kayo, supplyan nyo ng polya. Ang gamitin nyo is organic para walang harmful na chemical sa mga lettuce nyo. Yan po, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang lettuce natin. Ito po ang estrosa natin. Ito po ang torbillon po natin. So meron ako ditong naso. Ayan, maliliit pa. Meron din akong romaine lettuce. Tiberius po yan. Tsaka dabi. Okay? So yun lang po. Huwag kayong maging maselan. Kasi kung susumahin nyo, lalagyan nyo din siya ng net shade. Siguro, sa experience ko, kaya nakaka-absorb pa din ng araw ang aking mga lettuce dahil sa UV plastic. Mas maganda may UV plastic kayo para mainit pa rin yung humidity dito sa loob ng bahay. Okay? So, yun lang ang napansin ko kasi marami yung nagtatanong sa akin na bakit ganon? Hindi ganong naarawan ang lettuce ko. Magandang topic to guys ha. Tuturo ko sa inyo. 8:30 nag-i-start po dito ang araw hanggang alas 2 lang po ng hapon dito po sa side na to. So ibig sabihin pagdating po ng alas 11 full sunlight na po ako. Okay? So meron pa akong 12, 1 and 2 na 3 hours bago siya masuplayan ng full sunlight po. So pagdating na po ng alas 12 dito po sa side na to, paganyan na po ang araw hanggang alas 2 po. Okay? So huwag syadong maselan sa mga pananim natin, sir. Tamang alaga lang po, tsaka diskarte. Ngayon ito, pinupolyaran ko. Organic po ang gamit natin dyan. Nakita nyo naman, maganda ho ang bulak. Diba? Nakuha tayo ng isa para makita nyo ha. Ayan. Ganyan po siya, kalaki. Okay? So, ibig sabihin, kung maganda yung sunlight nyo, mas lalaki pa po siya talaga. Lalo nya kung lalagyan nyo ng organic na polya. Okay? So, update tayo ngayon. Ito ang ating torbillon. Ayan, makikita nyo yung torbillon natin. Malalaki yung ang torbillon natin. Ayan. 30 days na po siya ngayon. So, kung ito iaabot ng 7 hours na init na araw, ay, sigurado, napakalaki yun ng lettuce. Yan. So, yan lang po yung tip ko ngayon, ha? Para mas maganda ho ang itsura ho ng lettuce niya. Okay, walang tip burn. Maayos ang mga roots. Kunin natin ang torbillon. So, ayan, no? Magandang roots. Pututusin, maliit pa nga ako ang mga roots nito. Goods na goods, ho. So, meron pa akong almost na 7 days para harvestin itong side na to. Iba-iba ho kasi yung araw niya tinanim po kasi yung mga lettuce na po yan. So, sana may natutunan kayo para share nyo din. Tapos, kung hindi nyo gano'n naiintindihan, mag-PM lang po kayo sa akin para turuan ko po namin kayo. Okay?
So, ayan po yung update natin. 30 days na po sila. Itong side lang na to ah, hanggang gitna. Ayan, 30 days. Tapos, ito, 30 days din. Hanggang doon lang po sa may tulang. Kasi susunod dyan, 25 days. Pa every 5 days kasi ang difference po ng pagtatanim po namin. Almost 1 week na din, karamihan yung iba. Ito, umabot na to ng 20 days. Compare po dito. Ang laki po ng agwat niya, pero ahabol po yan. Okay, nagka-calendar po kasi kami para hindi po sabay-sabay ang harvest. Para everyday, makakapagbenta rin po kami. Hindi po kami nauubusan. So, pag dumating yung panahon na ito na ang harvest, lahat po ng mga bagong binhi ko, nandito na ho, palakali na rin po siya. So, pag na-harvest na po ito, susunod naman po yung kabilang side. Ganun po ang ginagawa natin. Okay? So, tamang alaga lang mga boss. Ang foliar, sunlight pa rin ang kailangan. Number one yan. Tapos, yung nutrient solution. Next time, mag-upload tayo ng video para tayo gumawa ng nutrient solution kung ano ba ang pagkain nito. For the meantime, mamaya ay gagawa tayo ng video about kung paano ba magtimpla ng foliar. Okay, guys? So, hanggang dito na lang po. Sana may natutunan kayo. Uulitin ko po, ha. 8:30 po, nag-i-start po ang araw po dito. Magtitigil ng 12. Tapos, hanggang 2 p.m. po dito. Okay? So, tamang alaga lang mga boss, ha. Sana may natutunan kayo. Maraming salamat, ha.